sama-sama tayong magiging sasaki. Hindi lang isa o dalawa, kundi umabot po sa 3 bagyo ang posibleng makaapekto sa Pilipinas ngayong Linggo. Una na yan ang bagyong Mika na ngayon nasa coastal waters na ng Ilocos Sur. At maaaring masundan pa yan ang mga bagyong tatawaging Ophel at Pepito. Patuloy po ang pagsaksi ng GMA Integrated News sa mga epekto ng bagyong Mika na nagbabanta pa rin magdulot ng matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Alas 8 po ng gabi kanina, itinaas ng PAGASA ang yellow rainfall warning sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Libo-libong residente na ang inilikas. At mula sa Santiago City, Isabela, saksila si James Agustin. James, kamusta na? Pia, umabot na sa mahigit 4,500 na pamilya yung lumikas sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Isabela. Sa naranasan natin pag-ulan sa buong araw, pinakamalakas yung kaninang bagong magtanghali. Malakas na hangin, kakambal ng matinding ulan na naranasan sa Itzabi, Isabela. Sa barangay Nara, umapaw ang ilog at umabot ang tubig sa ilang bahay. Hindi na madaanan ang Nara Bridge kaya isolated ang 8 barangay. Sa lakas ng ihip, bahagyang umangat ang bubong sa harap ng Emergency Operations Center ng MDRRMO. Hinagupit pati katabi nitong peryahan. Dumayo pa naman sila mula Pangasinan para kahit papaano'y kumita sa fiesta. Lakas na ang hangin, nasira yung mga anak buhay namin. Ramdaman lakas ng ulan hanggang sa loob ng covered court, kung saan naglagay ng mga modular tent para sa mahigit 500 lumikas kaninang tanghali. Yung bahay namin, lumipad yung yero, tapos nadaganan ng kahoy, kaya lumikas kami. Sa bayan ng Alicia, halos piparin din ang malalakas na hangin ng mga yero. Tumagilid na ang ilang poste, kaya naputol ang ilang kawad at lumaylay sa kalsada. Ang isang nangahas na rider, sumemplang sa lakas ng hangin pero maayos naman ang lagay. Nagbayanihan naman ang dalawang tricycle driver matapos tumirik ang isa. Habang ang isang lalaki nag-alis ng mga humambalang na sangasadaan. Malakas din ang bugso ng hangin sa bayan ng Dinapigil. Sa bayan ng Naguilian, tinangay ng hangin ang tent na ito, na muntik pang tama ng isang van. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada sa Cagayan City. Lumagasa naman ang tubig sa bahagi ng San Pablo Cabagan Irrigation System. Pati sa umapaw na pinakanawan dito Mawini River sa Antagan, ayon sa uploader ng video, patuloy ang malakas na pag-ulan sa kanilang lugar at nagkaroon na rin ng brownout. Ang isang residente ng haspang lumambat ng isda kahit malakas ang agos sa Abuan River sa Ilagan City. Muling nagbabala ang mga otoridad na bawal muna ang pagligo, paglalayag at pangingisda sa mga ilog at sa dagat. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 13,000 residente na ang lumikas sa kanilang lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Mika. Nauna nang inilikas kagabi ang mga nasa baybayin dahil sa banta ng storm surge. Naka-red alert pa rin sa buong probinsya at mahigpit na ipinatutupad ang liquor ban. Nakapag-deploy naman na po kami ng manpower and then preposition po ng mga goods doon po sa mga na-expect namin na ma-isolate. Katulad po nung Riverside region namin at saka nung forest region. Rumagasa rin ang tubig sa ilang kalsada sa Bagao, Cagayan, kaya marami ang hindi madaanan. Nagtumbahan naman ang mga puno sa ilang kalsada sa Saguday, Quirino. Nagka-landslide naman sa bahagi ng National Road sa Barangay Ambato sa Tinglayan, Kalinga. Ganon din sa Aguinaldo Road sa Mayoyaw, Ifugao. Nakataas naman ang storm surge warning sa Dagupan City. Ganon din sa Agno, Anda, Bani, Binmali, Bolinao, Burgos, Alamino City, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Subal, Pangasinan. So ito po yung mga coastal municipalities na maaaring maapektuhan nitong storm surge na according po sa PAGASA, ay posible na umabot yung taas niya ng 1 hanggang 2 metro. Dahil ng mga mangingisda ang kawalan ng kita dahil sa sunod-sunod ng mga bagyo. Mahigit 1 buwan na kaming walang income kasi maalon po. Tsaka kahit na siguro tatahimik yung alon, wala rin mahuling isda kasi sobrang lakas ng agos. Problemado pati mga bangus grower.
Mabagal daw kasi ang paglaki ng mga alaga nilang isda dahil sa sama ng panahon. Hahanguin na sana sa susunod na linggo mga isda, pero baka abutin na ng susunod na taon. Mas lasa silang nahihirapan kasi parang tao rin, parang ginagalis. Mas lalo silang hihinang kumain. Hirap kami ngayon, hirap kami talaga magpalaki. Samantala, Pia, problema pa rin yung supply ng kuryente sa maraming lugar dito sa lalawigan ng Isabela, kabilang na dito sa Santiago City. Kaya yung mga commercial establishments ay gumagamit na ng generator. At live mula rito sa Isabela, para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, tanong ko lang, no, kasi kita rin namin, no, sa background mo, nabanggit mo nga na problema yung supply ng kuryente at napakadilim pa rin dun sa likuran mo. Kamusta naman yung sitwasyon sa mga evacuation center? Nabibigyan ba sila ng sapat na gamot, pagkain? May mga kailangan ba sila doon? Yes, Pia, kanina inikutan natin ilang mga evacuation center at may mga yung bayan na na-identify na flood prone areas na at yung mga coastal municipalities, mga naka-preposition na doon yung mga relief goods. At katunayan niya, doon sa bayan ng Etiague, merong 8 barangay doon na na-isolate. Pero meron na silang mga relief goods doon. At sanay na rin naman yung ilang mga residente, lalo na yung mga nandun sa mga coastal municipalities na tuwing may bagyo, ay sila lumilikas na sa mga evacuation center. Pia. Alright, maraming salamat, James Agustin. Sa Aurora naman, kung saan nag-landfall ang bagyo, hindi nakaligtas ang mga resort sa hagupit ng bagyong Mika. Gayun din ang ilang paaralan. At mula sa Kasiguran, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, hilagang bahagi ng probinsya ng Aurora yung pinakanapuruhan ng bagyong Nika. Yung mga natumbang puno, natumbang poste ng kuryente, pati na nasirang bahay, yan ang naging epekto. Hindi lang dito sa bayan ng Kasiguran, kung hindi pati na sa mga kalapit na lugar. Madaling araw pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa Kasiguran, Aurora. Ilang minuto pa ang lumipas, nawala na ng supply ng kuryente. Pagputok ng liwanag, mas lumakas pa ang pagbayo ng ulan at hangin. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Sinira rin ang bagyo ang bubong ng isang eskwelahan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan ng Kasiguran, natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Ang isang barangay, mabilis na inabot ng hanggang tuhod na baha. Kaya ang mga residente, walang nagawa kung hindi lumusong. Sa Dipakulaw, nagkalat sa kalsada ang mga batong inanod mula sa dagat. Ayon sa barangay, umabot mula 8 hanggang 10 metro ang taas ng alon. Ramdam na ramdam din ang hagupit ng bagyo sa Dilasag kung saan naglandfall ang bagyo. Binaha ang isang eskwelahan, putol din ang mga puno at nasira ang mga bubong. Hindi na rin matawid ng anumang uri ng sasakyan ang Ditubor River dahil sa baha. Dahil sa dami ng mga natumbang puno, pahirap ang makapasok doon. May mga bahay pang natumbahan ng puno. Winasak din ng bagyo ang ilang bahay na gawa sa light materials. Maging ilang gamit, tinangay na hangin at ulan. Gugulam na nga po yung paano kung gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip ng bubong niya yung bahay ko. Hindi rin nakaligtas sa gupit ng bagyo ang ilang resort. Humambalang din sa kalsadang ilang natumbang poste ng kuryente. Sa pilitang paglikas ng ginawa sa iba't ibang lugar sa Aurora, partikular sa Kasiguran at Dilasag, na pinaka-napuruhan ng bagyo. Mahigit 5,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Halos 70 sa kanila ang nasa evacuation center ng Barangay Marikit sa Kasiguran. Sapat pa naman daw ang supply ng relief packs ng LGU para sa mga apektadong residente. Ang protocol po dyan, per bayan, no, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po, doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadala po namin. Patuloy rin ang monitoring para matulungan ang mga lugar na napinsala ng bagyo.
PIA sa ngayon ay patuloy yung ginagawang assessment o pagtataya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para malaman kung gaano kalaki yung pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito nga sa probinsya ng Aurora. Pero sa ngayon, walang reported o naiulat na casualty, ibig sabihin walang nasaktan o nawawala. PIA. Darlene, kita namin doon sa mga kuha mo mula kaninang umaga hanggang kanina hapon na napakalakas nga ng hangin at talagang napakatindi ng ulan, no? At nagbagsakan na nga yung mga puno tulad nung nandyan sa likod mo. Nag-umpisa na ba yung mga clearing operations? Kasi nabanggit mo may mga ilang lugar na hirap silang daanan. Tama ka, PIA. Meron talagang mga lugar na nahirapang maabot yung mga otoridad kanina dahil sa mga nagtumbahan na poste at puno. Pero nakita na rin naman namin sila agad-agad na nag-ikot para magsagawa ng clearing operations at isa-isa na rin namang naialis itong mga punong nakahambalang sa kalsada, PIA. So ibig sabihin, Darlene, sa ngayon wala naman mga barangay o area na talagang isolated. PIA, merong isang lugar doon sa bayan, sa kabilang bayan ng Dilasag na merong malaking poste na nakaharang sa kalsada. Yun pa yung hindi natin na-update o nahihinga ng update kung naialis na. Dahil kanina, nung nanggaling tayo doon bandang hapon, ay hindi pa rin niya naaalis at ang nakakadaan pa lang ay mga motorsiklo at mga tricycle at pwede rin maglakad yung mga residente. Pero sa mga oras na ito, ay patuloy pa nating inaalam yung pinakahuling update tungkol doon, pero sa ibang bayan naman o sa ibang bahagi katulad dito sa kasiguran ay nadaraanan ng malaya yung mga kalsada. PIA. Alright, makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat, Darlene Kai.